Magandang araw po sa mga kababayan ko dito sa siyudad ng Taguig. Ito po si Konsehal Darwin Ikay. Kasama din po natin ngayong araw na to si Konsehal Jaime Garcia. Magandang hapon din po at sa hapong mga kapatagigin nyo. At magandang hapon din po, Councilor. Magandang araw po. At ngayon pong araw na to ay April 10, araw ng Biyernes. Ito po ang tinatawag nating Good Friday. Ito po ay araw na kung saan ang ating pong mahal na Jesucristo ay nagsakripisyo ng kanyang buhay. Ito po ay araw ng paggunita natin sa Semana Santa. Sa mga kababayan po sa siyudad ng Taguig, alam po natin ang naging sakripisyo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Siguro ngayon naman po ang pagkakataon o panahon na tayo rin po ay magsakripisyo sa panahon ng krisis na ating kinakaharap. Kung makikita nyo po, kahit po araw ng Biyernes Santo, tayo po ay nandito para patuloy na magbigay ng update. Para po sa inyong kaalaman, ang ating pong mga super health centers ay patuloy po na magbibigay ng serbisyo sa bawat isa sa atin dito sa siyudad ng Taguig. Ito po ay yung super health center sa North Signal, sa Napindan, at sa Central Bikutan. Ang mga numero po nila ay ipapakita po sa screen ngayon upang patuloy po ninyong kung kinakailangan po ng mga emergency ay maaari po kayo tumawag. Sa mga kababayan naman po natin na nakakaramdam ng mga sintomas ng COVID sa mga panahon na to, ang ating pong hotline ng COVID-19 hotline ay patuloy po natatanggap ng mga tawag. Ipa-flash din po sa screen yung numero ng ating pong COVID-19 hotline. At ang ating pong mga ambulansya ay patuloy po na nakahanda sa kung ano-ano man pong emergency na maaari kaharapin ng ating mga kababayan dito sa siyudad ng Taguig. Para naman po sa mga update sa quarantine procedure natin sa siyudad ng Taguig, kahapon po ay nakapanayam ni Konsehal Beng Maximo ang ating Chief of Police, si Celso Rodriguez, ang ating COP, at pinaalalahanan niya po ang ating mga kababayan sa panahon ng Semana Santa na huwag muna pong magkaroon ng mga gatherings, ng mga pagtitipon, ng katulad po ng mga prosesyon, ng mga pabasa. Iyan po ay hindi muna papayagan sa mga panahon na ito. Ito po ay panahon na kung saan ang enhanced community quarantine ay mahigpit na ipatutupad ng ating mga kapulisan. Tayo po ay patuloy na sumunod sa guidelines ng enhanced community quarantine. Napaka-importante po na ang bawat isa sa atin ay makinig sa ating mga kapulisan, sa ating otoridad, sa ating mga leader. Ito po ay panahon na tayo naman po ang magsakripisyo. Hindi po para sa atin lang, hindi po para sa ating pamilya lang, bagkus po para sa ating mga kababayan dito sa siyudad ng Taguig. Para magbigay naman po ng update sa atin sa patuloy na pagbibigay ng insentibo o financial assistance sa TODA, JODA, PODA, Konsehal Jaime, ano po ba ang update natin tungkol dito? Actually, Councilor Derwitz, as of Wednesday, ang out of 57 na TUDAS, mayroon na tayong nabigyan na 43 TUDAS. So, that 43, more or less mga 6,500, more or less ang nabigyan natin ng 4,000 for a month. So, ito'y good for 2 months, so 8,000 ang matatanggap nila. So, wala, hindi pa kasama po dyan, Councilor, yung ating JODA at saka yung TUDA. And of course, ipapatuloy po natin ito siguro by Monday at mag-start na rin ang bigayan doon sa hindi pa nabigyan. Salamat, Konsehal. Kung narinig po ninyo, halos 43 na sa 57 TODAS ang ating nabigyan at patuloy po itong tatapusin natin hanggang matapos natin ang TODA para maisunod na ang PODA, ang JODA at susunod na rin po yung mga UV, taxi, angkas at lahat po ng mga transportasyon na apektado nitong enhanced community quarantine. Kahapon din po, kagabi, nagbigay po ng magagandang balita sa atin si Mayor Lino Cayetano. Isa po dito, kung hindi ako nagkakamali, tungkol sa ating mga LANI scholars. Ano ba yung benepisyo ngayon ng ating matatanggap ng ating mga LANI scholars, Konsehal? Councilor Darwin, katulad ng binanggit ni Mayor Lino kahapon o kagabi, na out of 25,000 scholars ay makakatanggap sila ng 5,000. This excludes doon sa mga lead scholars. Ito yung mga regular scholars lang, Councilor. Kasi ang mga lead scholars ay mga professional na sila. So yun lang ang regular scholars natin, like katulad ng scholars ng TCU,
yung ating PC, TLC, at saka yung ating regular scholars talaga na nasa mga 25,000 sila, Councilor, na mabigyan din ng 5,000 each para maitulong din sa kanilang mga pamilya. So, yun po ay inisiyatibo po ng ating pamahalaang lungsod ng Taguig, sa pamumuno po ni Mayor Lino Cayetano, of course, kay Vice Mayor Ating Cruz, at sa kasama nating mga Councilor sa Councilor Darwin. So, ang mga scholar pala natin na umaabot sa 25,000, ang hindi lang makakasama dito ay yung lead scholars, ay lahat makakatanggap ng 5,000 financial assistance mula po sa pamahalaang lungsod ng Taguig. Bukod pa dyan, ang ating pong mga senior citizen, PWD, at yung pong may mga underlying sickness na patuloy pong makakatanggap ng mga anti-COVID kits, ngayon naman po ay makakatanggap naman ng libreng SIM card na magkakaroon ng load for free for 1 month na worth 300. Lahat po ng ating senior citizen, PWD, at yung mga may underlying sickness, makakatanggap po niyan. SIM card at may load na 300. Bukod pa po dyan, sa mga kababayan ko sa Taguig, meron po tayong partnership with iFlix na kung saan ang bawat Tagigenyo ay maaaring mag-download ito, mag-subscribe, libre po for 2 months. 2 buwan po, libre ang ating subscription sa iFlix. Ang lahat po ng mga taga-Tagigyan. Ipa-flash po ngayon sa screen kung paano yung proseso. Pwede na po nating gawin yan at simulan. Andiyan po sa screen. Yan pong iFlix na yan, may mga Tagalog movies, English movies, series na libre po na ating mapapanood sa ating mga bahay. Bakit po natin ginagawa yan? Kasama po yan sa tulong ng siyudad ng Taguig para manatili po tayo na nasa bahay lang muna sa mga panahon na to. Yan po ay patuloy natin gagawin para po yung enhanced community quarantine ay maipatupad sa siyudad ng Taguig. Bukod pa po doon, patuloy po yung ating pagbigay ng food packs, pero dadagdagan na po natin. Magkakaroon na po ng mga non-food items na kung saan magbibigay na rin po tayo ng mga non-food items, toothbrush, toothpaste, soap, shampoo, at iba pa po na makakatulong sa bawat household para po talaga maiwasan na ang bawat isa ay lumabas pa. No? At yan po ay mga good news sa panahon ng Good Friday, kahit papano tayo po ay makatulong sa bawat mamamayan ng siyudad ng Taguig. Para naman po magbigay ng update sa atin doon sa pagbibigay natin ng food packs, kung mapapansin nyo po sa likod namin, no, kahit po araw ng Biyernes Santo, ay ang ating pong mga kawani ng siyudad ng Taguig ay nandito para patuloy na mag-repack, para naman po mapabilis na ang pagbibigay ng mga food packs. Kunsel, ilan na po ba ang ating update ngayon sa pagbibigay ng food packs? So ngayon na, Councilor, maroon tayong mga 300,000, 305,000 more or less ang naibigay natin, pamimigay natin sa buong lungsod ng Taguig. So ganoon na karami ang na-deliver natin at tuloy-tuloy pa rin hanggat matapos itong ating problema, itong lockdown at itong COVID-19, Councilor, talagang ang lungsod ng Taguig ay hindi pwedeng pagpabaya lang at talagang tinutulungan ang lahat ng pamilya na nangangailangan. So umaabot na po sa 305,366 ang lahat po ng nabigyan itong family food box, at ito po'y tuloy-tuloy. Magse-second wave na po tayo hanggang third wave po kinakailangan po, Konseyal. Oo, ba? At update din po sa mga patuloy na pagpapatupad ng ating mga kapulisan sa curfew at sa checkpoint. Sa mga oras na po ito, galing po sa report ng ating PNP, meron pong mga nahula sa curfew na umaabot sa 144 na mga lumabag. Doon po sa mga unauthorized person outside residence, no, na hindi naman dapat lumabas pero pilit na mga lumalabas, umaabot na po sa 266. At doon po sa mga lumalabag sa social distancing ay 13 po. Napakahigpit po ng ating kapulisan sa pagpapatupad nitong enhanced community quarantine, dahil ito po ay importante at kailangan. Kaya kami po sa pamahalaang lungsod ay sumusuporta sa ating mga kapulisan at sa mga first na nahuli, yung mga first offender pa lang,
maaari kayong mag mapakawalan pa sa ngayon, pero dun po sa mga patuloy na lalabag ay patutuluyan na po kay kakasuhan ng ating PNP. Kaya patuloy po tayong makinig sa ating pong mga leader, sa ating kapulisan, sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine. At sa inyo pong lahat, sa aking mga kababayan dito sa siyudad ng Taguig, patuloy po tayong magtulungan. Sa panahon po ng Semana Santa, pagkakataon po natin na taimtim na manalangin sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Amang lumikha sa atin, na sana tulungan tayo, gabayan tayo, na malagpasan natin itong ating kinaharap ngayon na pagsubok na laban sa COVID-19 crisis. Konsehal, meron kang... Yes, Councilor, katulad nung laging sinasabi ni Meolino kay Tano sa atin, yung kanyang laging pinapaalala sa atin na talagang dapat ay nasa bahay lang tayo at talagang always keep safe. Ang ginagawa natin ay para sa kapakanan ng lahat ng mamamaya ng lusod ng Taguig. Salamat at muli sa aking mga kababayan dito sa siyudad ng Taguig. Malatili tayo sa ating mga tahanan sa mga panahon na ito. Tuparin po natin ang guidelines ng enhanced community quarantine. Magtulungan po tayo dito sa siyudad ng Taguig. Tayo po'y magbayanihan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat.